guys! Ako nga pala si Bolef. You can call me Mami B. Ako ay isang call center agent. Ako ay 3 taon na nagtatrabaho as a call center agent. So, andito ako para i-share ko sa inyo kung paano ako nakapasa being a call center agent. Kaya ko at para doon sa mga wala pang work experience para maging call center agent, pwede kayo kung makinig sa akin, i-share ko sa iyo kung paano ko nakapasa sa call center. Una, kailangan marunong ka mag-English. Hindi mo naman kailangang magaling mag-English, kailangan mo lang marunong kang mag-English. Ako, hindi ako magaling mag-English pero marunong ako kahit papano. So, kailangan para hindi ka pagdating sa interviewer, hindi ka mahirapan sa pag-i-English, kailangan mong mag-practice. Ako noon, ang ginawa ko, nagbabasa ako ng dyaryo, nilalakasan ko yung pagbabasa ng dyaryo, pero hindi ko naman nilalakasan na halos naririnig na ng kapitbahay. So, yung naririnig mo lang na nagbabasa ka, na kailangan, wag mong pigilang bumuka yung bibig mo. Okay? Para tumama yung pronunciation mo, yun dun, malalaman mo na lang na, uy, marunong na pala akong magsalita ng English. Kasi susunod, kailangan marunong ka ng computer, kailangan meron kang basic computer knowledge. Okay, so kailangan na medyo mabilis ka mag-type, mga 25 words per minute. Kaya mong practicing yan. So, ako nun, ginagawa ko nun, nagpa-practice ako everyday, pumupunta ako sa computer shop. So, dun ako nagpa-practice. Ayun, kahit pa paano, na-reach ko naman yung 25 words per minute. Pero, nung unang apply ko dati, hindi ko siya ma-reach kasi hindi nga ako nagpa-practice. Okay, so, sa dami ng in-apply ang call center. So, bumilis na rin ako pagta-type at nausa ulo ko na rin kung ano yung mga pinapa-type ng call center. Kaya halos iisa yung pinapatype nila sa call center eh. Iisa lang yung pinapatype nila. Kaya bibilis ka sa pagtatype, kaka-practice mo. Ang isa pang importante, kailangan may nakahanda ka ng resume. So, yung nakalagay mong resume, kailangan kung ano lang ito. Kahit high school graduate ka, tinatanggap sa call center ngayon. Lalo na ngayon, pandemic, marami ngayong work from home. So, mas maganda kung magka-apply ka ngayon kasi alam mo na maraming kailangan. Tapos madalas ngayon, ang interview ngayon through phone lang. So, mas madali siya. Okay? So, yun lang ang tip ko sa inyo. You have to practice to speak English. Okay, so as I've told you, hindi mo naman kailangan maging magaling. Marunong ka lang, tapos mag-practice ka lang. Magsalita ka ng magsalita ng English. Ako na pinapractice ko araw-araw pagkasalita ng English kapag wala ng tao sa amin kasi nihihiya rin ako. Okay, and more practice in typing, and kailangan mo rin ng basic computer knowledge kasi minsan kailangan mo sa call center kasi magka-copy-paste ka. So, kailangan mo matuto nun. Please subscribe my channel, okay? And you can click the notification bells para sa susunod ko mga vlog ulit. So, bye! So, see you on my next vlog. So, ingat kayo parati. God bless you!